Kabilin-bilinan ng mga matatanda na wag na wag magsasalita ng tapos kung hindi mo bitbit ang bayagbag mo at hindi mo kayang pangatawanan ang magiging resulta ng mga salitang iyong binitawan. Kagaya na lamang ng mga boksingerong minaliit ang ating pambansang kamao, natatapusin na daw ang karir nito ng maaga na ang naging ending ay kumbag sa unggoy ay nangakong hindi nakakain ng saging pero nung nagutom ay bumili ng saging kunyelo sa tindahan. Sa pang-apat na pinakamababang timbang sa larangan ng boxing, nagkasagupa ang dalawang boksingerong si Jerwin Ancajas at si Jamie Conlan na isang Irish fighter. Bago ang kanilang laban ay hindi na maganda ang mga salitang binitawan nitong Irish fighter patungkol sa pambato nating si Jerwin Ancajas. Aminado daw siyang underdog siya, ngunit maliit daw itong si Ancajas kumpara sa kanya na mahahaba ang galamay at lamang sa reach advantage. Dagdag pa nito, ito daw ang pinakamahina sa lahat ng super flyweight champion sa kasalukuyan at napakadali lang daw nitong patamaan. Sa umpisa ng laban, parehas nakakatama ng malinis ang isa't isa. Nakatiyempo ng malaman ni Pacquiao na left straight si Ancajas sa pagmumukha ni Conlan. Sa bandang kalagitnaan naman ng round ay biglang bumagsak ito na nagpagulat sa mga manonood at komentator dahil naging late ang reaksyon ni Conlan. Yun pala ay tinamaan ito sa kanyang bodega na maagang nagpatiklop dito. Nakatayo naman agad dito dahil syempre kahiyaan na lang din sa mga kababayan niyang manonood dahil sa mismong bansa nila ginanap ang laban eh, kaya mahirap magpakita ng pagkawalang kumpiyansa. Sinubukan namang tapusin na ni Ancajas ang laban, ngunit matibay ang puso nitong si Conlan at ipinakita sa kanya mga kababayan na hindi siya nasaktan sa unang pagbagsak. Round 3. Naging mas agresibo si Ancajas, puro hard punch sa ulo at katawan ang binibitawan nito, na parabang kinalampag na ito ng isang kahong MP9 sa bodega. Muntik na itong bumagsak uli sa isang solid na liver punch na pinakawala ni Ancajas. Kaya nagpollow up na agad ito na naging sanhi para tuluyan na bumagsak muli ang Irish fighter. Napasuntok na lang sa sahig si Conlan na parabang pinagsisihang minalit niya ang Pinoy na champion dahil sa sakit na talaga namang nagpatiklop ng kanyang tuhod. Ngunit talagang matibay ang puso nitong si Conlan, dala na rin siguro ng cheer ng kanyang mga kababayan na tumayo pa at ipagpatuloy ang laban. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Ancajas at sinubukan ng puksain ng Irish boxer. Ngunit maswerte pa rin ito dahil inabot ito ng kalembang ng kampana. Napahinga naman ng malalim itong si Jamie Conlan na animoy unggoy na muntik ng mahulog sa bangin sa lalim ng hininga matapos ang round. Round 4. Ginawa ng punching bag ni Ancajas si Conlan. Hindi na ito masyadong makaporma sa kampiyong sinabihan niyang pinakamahina at madaling patamaan. Wala na itong nagawa kundi sumalag na lang ng pailalim upang takpan ang kanyang naghihingalong bodega. Ngunit bago matapos ang round ay tinamaan na naman ito na solidong liver punch na siya namang nagpabagsak dito ulit. Grabe ang siko ng mga tao kay Conlan, ang lakas makapagpalakas ng fighting spirit at nakatayo itong muli at sinuwerto ulit ito dahil tumunog na ulit ng kampana. Round 5. Nakikipagsabayan na si Conlan. Ngunit napapahinto ito kapag nahahagupit ng body blow ang kanyang bodega at sa round din na ito, nabawasan ng punto si Ancajas dahil di umano ay puro low blow daw ang tumatama sa Irish fighter. Ngunit kung ating titignan mabuti
ay napakalinis naman ng patama sa bodega ng ating kababayan. Round 6, nakipagtoto-toto na si Conlan. Ngunit dito na mawawakasan ang kanilang laban matapos itong tamaan sa ulo na naging dahilan upang itigil na ng referee ang laban. Nagre-reklamo pa nga ito na rabbit punch daw ang tumama sa kanya. Naway maging aral na sa bawat isa sa atin na huwag na huwag magsasalita ng tapos sa kahit na anong aspeto ng buhay. Dahil bilog ang mundo at di natin alam ang kahihinatnan ng ating bukas.